So, sabi, anong mensahe nyo sa, ano, Team Kalingap? Sa mga patuloy na sumusuporta sa inyo? May mga nagme-message pa ata sa inyo, no? Sa ano, yung ibang babasto. Ha? Bakit? Uy, kasi may... Nabasan niyo mo? Baka, kasi baka bakla. Bakla? Oh, baka bayot, mga bayot to. Mga bayot? Ang sa may iwan. So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po. Ano? At ang bibisitahin naman po natin ngayon ay walang iba kundi ang kambal. At kung pagbabasihan po natin ang aking title na Pogi Problems, yun po naman guys, ang ibig sabihin po ay yung nagkakaproblema dahil sa kanilang kagandahan lalaki po. Ano? Kakaroon ng mga indecent proposal at kung ano-ano pa. And yan, at natanong din ni Kalinga Prab po, ano, at ng mga K-Boys kung itong kambal nga ba na ito ay handa rin na sumabak sa pagkakaroon ng love team. At malalaman po natin ang sagot nila mamaya-maya lang. And ang pinakamagandang balita po rito guys ay yung pagtanong ni Kalinga Prab po, ano, sa kambal kung gusto rin nilang magkaroon ng bahay. And syempre, sino ba naman ang tatanggi po rin, no? At nasabi nga po ni Kalinga Prab na pag-iipunan. So yun po yung isang pinaka-good news dito sa ating tatalakayin ngayon. And bago naman po tayo tumuli doon, eh syempre, huwag po natin kakalimutang suportahan palagi. Ang buong Team Kalinga po, ano, lahat po ng programa ng Kalinga ay ating suportahan. Sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, and Ma'am Jackie. So yan guys, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Bro, ano po, ampalayang naligaw. Ha? Ampalayang naligaw po. Ampalayang naligaw? Apo. Ha? Native. Native? Anong gagawin nyo dyan sa, ano yung ampalayang ano? Ano po? Guys, ilan na ba sa inyo nakatikim yan? Masarap po yan eh, pang sahog sa munggo. O kaya naman po, sasahugan mo lang po siya ng ano, ng kabuti. Yung kabuti na nakukuha sa mga puno ng saging. Ako, kasarap po na sabaw niyan. Magluto kami para sa ulam po namin, Kuya Rap. Ah, pang-ulam sa bagay. Anong oras na, no? Opo. Ah, alas 5 na. Ayan po. So, ano yun? Talagang ano, kahit nung nandun pa kayo sa Davao, yan na rin ang mga kinakain nyo? Opo, dun sa ano po namin. Cooking. Ginugulay ni mama. Ah, yung palaging ginugulay ni mama mo? Halot lang po, Kuya Rap, kasi ano po, taposin pa namin. Ah, sige lang. Yan po guys, yung mga ampalaya na ganyan, no? Tumutubo kahit saan eh, lalo-lalo na sa mga lugar na hindi masyadong nagagalaw. Kunwari sa farm, kagaya po nito, yung mga hindi natatabasan ng damo, kusang tumutubo po yung mga yan. Ang dami kahit sa mga probinsya. Kala ko wala kayo. Walang tao dun sa ano? Bahay. Pero nag-school kayo ngayon? Opo, dun kami galing po. Ano po, off day lang yung klase namin tapos nag-meeting po kami. Ah, okay. So, yan pala ng routine nyo. After nyo magpasok, dito gahanap na kayo ng maulam. Opo. Mm. Para ano po, tipid kami kasi marami na po ang tanim po. Grabe. Tara Kuya Rob, okay na po ito. Kakaiba rin talaga yung nakasanayan na buhay ng dalawang ito guys, no? Talagang hanggang dito sa, ano, hanggang dyan sa daet ay pinapairal pa rin nila yung nakasanayan nila sa kanilang paglaki, doon sa kanilang lugar sa Davao de Oro po ba yun? Tama po ba ako? And yes, tama sila. Napaka-practical na mga tao po ito. No? At kagaya nung sabi ni Edwin po ba ito? Na para makatipid. Ang galing. Galing po nila. Sabi. Sino po? Anong kain na po na yun dito? Ha? Kain na po tayo. Tapunan. Makain? At try ang ulam nyo yun? Seryoso? Opo. Masarap po ito, Kuya Rob. Anong lutuan pala nyo? Anong lutuan ba kayo? Gasol? Ganyan? Ano po? Panggatong lang po, Kuya Rab. Ah, gatong lang. Opo. Ang mga kalingap nun, nakikita natin yung kanilang ginagawa dito. Adult ka na po. Kumuha ka na. Sanay na sanay talaga, guys. Sa mga kilos palang halataan na, no? Hindi sila yung nagdadrama or scripted. Talagang tunay yung kanilang ano, mga kilos.
Kaysa ko naman po, ang ginagawa ko talaga dyan, pagka nagkikrave ako ng ganyan po, ano? Inaano ko lang yan eh, ini-steam. And then, syempre, pipigaan mo afterwards. And then, sasawso mo yan sa bagoong na may kamatis. Naku, Diyos ko, sarap po na pang side dish. At may kasabay na, ano, pritong isda o kaya pork chop. Naku, sarap. Saan nyo natutunan yan, bro, yung ganyang ulam? Doon sa amin po, kay mama po, kuya. Ah, kay mama mo? Opo. Nasanay po kami na ganito yung ulam namin din po. Ano yan lang? Hmm. O wala nyo wala kayong ilalagay dyan, ano? Eh, ano, ano lang po. May sibuyas po. Grabe, guys. Ano, karne, wala. Wala po. Natawa si Kalinga, probo lang karne. O, parang ano nga, guys, no? Kahit naman kami mga Ilocano, sobrang hilig namin sa gulay, pero parang ang hirap din pagka, ano, pagka pure na gulay lang, lalo na pagka pure na ampalaya lang at wala nang ibang kasabay. Siguro sanayan lang din po, ano? At ito naman ay hindi masama kasi sobrang healthy po ng pagkain na yan. Grabe po, masarap din. Galing nyo naman, ano? Ah, Kuya Rob, tinabang ko na lang kape habang nagluluto si Otto. Grabe, di ba kayo na ano dito? Mainit dito sa bahay nyo? Ha? Di kayo nainitan dito? Pag ano po, pagtanghali po, mainit po dito. Mainit yan? Ang baba ng kisame, ay, ng ano, ng bubong. May sarili ba kayong bahay dun sa inyo? Sa amin po. Oo, sa... Oo, mayroon. May sariling bahay. Ano yung sarili niyang bahay? Okay. O nakikita nyo lang kayo sa lupa? Sarili niyo talagang lupa? Ano, sarili po namin lupa. Pero ano yung bahay namin? Malaki-laki yun, konti. Pero yung... Ayun, guys, ang ganda rin naman pala. Sarili nila lupa at bahay yung kanilang tinitiran sa Davao de Oro po, ano? So, panalo din. Kahoy lang din. Kahoy lang po. Pahintang yung design. Pangarap mo bang magkaroon ng ano? Pangarap di ba magkaroon ng sariling bahay? Okay. Yun. Yung mga pabahay yun na, guys. Namin. Napapanood ba yung mga Kalingap Angels? Opo. Napapanood nyo? Hindi ba nakita nyo mga pabahay namin sa kanila? Magaganda po. Magaganda. Pangarap mo rin yun? Pangarap nyo? Opo, para ano? Para sila mama, may maganda silang ano, matutulugan. Malay mo, makapabahay kami dun sa inyo. Yun, no? Di ba? Grabe. Magandang achievement yun. Makapabahay tayo sa Davao. Saan? Davao? Mindo? Ano yes, approve. Davao de Oro. Di ba? Sa Davao de Oro. Maganda yun. So, ayan mo. Mag-ipon tayo para dyan. Ano? Oy! Kaling. Grabe. Palagi lang tayo. Yun, guys, no? So, dahil binanggit po ni Kalinga Prab po yun, ay siguradong nasa plano na niya na pamapabahayan nga po itong dalawa na to. And, siyempre, mas maganda sana kung dito kung sa Daet gagawin yung bahay po, ano, dahil total nandiyan na rin naman po sila at mas kumbaga sabihin na natin mas ano, mas civilized na yung lugar compared naman siguro sa sinasabi nilang lugar nila sa bundok po, ano, at yun ay malaking advantage dahil kung sakaling diyan sila tumira sa Daet ay mas marami pong mahanap na trabaho or makakapag-aral ng mas malapit yung mga ibang kapatid din niya. Hindi na po dadaan sa mga ano alanganing lugar sa bundok. So yun, sana ay matuloy itong plano ni Kalinga Prab para sa dalawa, sa kambal na ito po, ano? Grabe. Ito po, Kuya Rob. Grabe. Ay, naman. Kumusta ka, ano, Edward? Okay lang. Kumusta mo pag-square lang? Okay lang. Ito ba, gwapa? Crossmate mo? Taghan, pero pinting sa... Ayaw wala ka ba? Dari lang ka ba? Dari lang ka? Mukha sa ano? Ha? Siyong ano. Kape? Opo. Nakay, tinapay diha? Inampay. Naa. Hawad po ni magbisaya. Hawad po ni. Bisaya man eh. Naloko na. Panalo mga nakakaintindi na Bisaya dito na salita, guys. Pero may kaunting halo naman po na Tagalog eh. At madali na pong ano, pagduktong-duktongin. Nasa kilos din naman po nila. So subukan po natin intindihin ko ano yung mga pinag-uusapan nila, ano, guys. Ang mga panot, Bisaya. Grabe, lamia na, Edward, eh. Bay, asan mo nagipalit, bay? Asan palit? Sa ano? Palit dito, sa gawas. Bili. Bay, nakasabot ka man na Ilunggo? Hindi. Dagani siya to, aba? Yung aning apan? Dagag chicks dito? Makasabit ni mo? Guwapa, bay, guwapa. Siyempre, dagang magkagusto sa inyo kay guwapo mo. Siguro ang tinatanong ni Kalingap Tata kung maraming magagandang chicks dun sa school nila, ano?
Tama ba ako, guys? Ganyan ka pa, pero ano? Wala'y nagparamdam nga, babae, mga chicks. Pero ba, nagayon ka sa India kay puti. Oh, puti, mga gwapo mo, daga magkrasen nyo, ha? Tanos kang ilong, ba? Tanos kang ilong. Wala. Labi na nakita mo sa vlog ni Kuya Rab. Eh, samot. Ba, pag magmasid ka, naipi rin magtanaw ni mo, nasigurado na, kras ka na. Magpa, ano kuno, hay? Pa, sikat-sip ka itong mata ba? Kinaaral nyo na, saka nyo. Alam ko yung napagduduktong-duktong ko yung pinag-uusapan, pero napabilib na naman ako sa ano. Sa sagot ni, sabihin ko na lang, kambal guys, ang hirap kasi minsan nulaan kung ano yung sino at sino sa kanila, no? Sino si Edward or sino si Edwin. Napakaganda po na sagot niya, na pag-aaral talaga. Grabe talaga yung talagang focus sila na makatapos para sa kanilang pangarap. Believe ako dyan. Di, normal naman na sa mga teenager ka ng mga crush-crush. Ano nang igay sa yuta? Ano ka, mag-love team? Gusto ka magka-love team? Sige mo. Ayun na guys. Payag, sige ho. Hindi na nagdalawang isip, hindi na pinatagal. Sige po. Tinanong ko siya kung gusto magka-love team, magkaroon ng love team. Sige ho, ang bilis. So, okay naman po yan. Total, mga lalaki naman po sila eh. If ever na magkaroon ng love team, malaking tulong po yan dahil lantad naman po sa atin lahat, no? Ang isang love team ay talagang nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng mas maraming sponsors dahil natutuwa nga po sila sa tinatakbo ng kwento. So, maraming natutuwa po dyan. So, sana magkaroon. Gusto niyo mo sa ano? Sa vlog ni Kuya Rab? Ito si Marian, gusto niyo mo to? Sa si Marian? Oo, oh, yan. Ano yung ganaan ako sa iyo? Kahit sino daw. Isang kinsa. Kahit sino? Ano yan? Doman ka mo? Kinanglan eh. Drop on ka ba eh? Di kayo bro. Paano pag may ano, may isa kayong gusto ni kuya mo, anong gagawin nyo? Ayan, Yun, ang gandang tanong guys. Hindi, kung sino yung unang sasagutin, siya. Grabe po guys, no? Kung sino unang sasagutin. So, sport sila magkapatid. Kumbaga, okay lang, no? Ganda. Unahan na lang. Unahan na lang daw. Ito lang, Igigisa niya guys yung ampalaya. Kasi may mantika eh at sibuyas. Masubukan nga yan minsan guys kung ano naman ba yung kalalabasan, kung sasang-ayon ba sa ating panlasa. Kasi sa akin ano lang eh, binuboil ko lang or ini-steam, okay na sa akin yun. Tsaka ano, may sawsawan na kamatis at sibuyas. Tsaka ano, minsan sinasamahan ko pa ng luya. Yan po yung ano, yung tatay ko kasi dati guys, mahilig sa ganyan eh. Kaya pati ako natuto na. Gigisa nga guys. Talagang purong dahon lang ng ano, ng ampalaya. Okay, may kaunting sabaw. Sanay talaga itong ano, itong kambal na to guys. And guys, no, alam nyo, kung makakapanood kayo ng ganitong senaryo at Pilipino yung gumaganap, halos hindi mo napapansin yun eh. Ibig sabihin, yung purong Pinoy po ba? Ang itsura ay Pinoy talaga. Hindi mo na halos papansinin yung ginagawa nila eh. Eh dahil nga po kakaiba yung itsura nila, ay may lumakap po kasing ano, banyaga, kaya matututukan mo eh kung, at magtataka ka. Although alam na po natin na dito naman sila ay pinanganak at lumaki, parang maninibago ka pa rin na nakikita sila na gumagawa ng ganyan dahil yun po mga napapanood natin sa movies. Kadalasan eh, hindi naman po ganyan ang ginagawa ng mga foreigners po, ano? Pero sila naman po kasi ay dito na lumaki. Specialty mo. Sa luka po? Oh, special thing sa pagluto. Kasi marami may specialty. May taong may specialty. Pinola. Yung sa akin adobo. Po, adobo po na manok po. Adobong manok specialty. Adobong manok specialty niya.
Okay yun. Sarap. Ikaw yung madalas niluluto sa inyo. Opo, lalo na po pag ano, nasa trabaho sila mama. Okay. Talagang naturuan sila ng maaga, guys, no? Pira yan siya nagluto po. Ah, opo, kasi siya po ang natagagigid ng tubig po. At saka na po, magapulot ng panggatong po. So yun pala, guys, no? Kanya-kanyang toka rin sila. Itong si Edwin pa ito. Siya tagaluto. Yung isa naman, tagapulot or tagakuha, tagahanap ng panggatong at tagaigib ng tubig. So, ganda, ganda. Sarap? Mapait? Okay na. Apo, bilis. Kasi ano lang to, ikat. Dahon lang po. Parang ginisa lang. Apo, ginisa. Masubukan nga bukas. Okay na, papatikim na niya sa ano, K-Boys. Ha, Kuya Rab, tikman niya po, Kuya Rab. Ito mo? Opo. Galing ha. Brabe sa amoy pala. Masarap ng amoy ng ano? Sarap ng amoy. Bango. Brabe. Anong luto yan, bay? Ano po? Gisa na ano po? Kampalaya. Ha, ginisa nga. Talbos ang palaya. Ang amoy ba o? Yan ang ano? Masustansya yan? Mapait. Dube na mo nagaluto, ano? Puro gulay ito? Walang karne? Wala po, Kuya Rab. Uy, karne. Karne, buros ako. Hanap talaga ng karne si Kuya Rab. Kaya bihawda niyo yung luto dahil, no? Pero ano to? Fiber. Asa ninyo ninakat? Healthy po yan, guys. Ay, mama ni mo? How day mo luto si mama ni mo? Wow! Rab, tukman mo. Ano lasa ta? Para siya yung side dish sa mga ano? Samgyup. Mga side dish. Sarap. Hindi yung gulay. Kalami. Kalami. Kalami kayo. Bisag pait-pait. Lamig kayo. Baka minura mo na kami. Mapait. Pero masarap. Pero legit, pero masarap. Ang lamig kayo, babi, oh. Tilawi, ragod, oh. Tilawi. Tilawi. At ang lamig, ah. Kauda din, magluto na sila, no? Ito ka, bro. Upo muna kayo. Grabe, oh. Tukaw ka, no? Swerte ang ma-ano ninyo, ma-asawa ninyo po, hon. Tama. Lamig kayo. Tama, si Kalingap Tata. Ano na lang ko lang, bay? Grabe. Tama si Kalingap Tata, guys. Napakaswerte ng mapapangasawa nitong dalawa na to kasi talagang ano eh, mahusay sa gawaing bahay at determinado na makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho someday. Swerte nga. Oo nga eh. Basta mga nagdako gida sa Mindanao, mga hodin mo luto, no? Unsay mga pangandoy ninyo sa inyong kinabuhi. Pangarap ninyo. Makamawis kayo lang para makakita ang trabaho ng mga tapos makatabang sa ginikanan. Kana, good, no? Una ako yung ginikanan, Pirmi. Unsa may experience yun ka nang na, kung ano yung nga lisod? Na trabaho. Oo, na trabaho ni naagihan. Sa mining. Sa mining. Uy, mining, lisod kayo na. Oh, grabe, nagtrabaho sa mining? Oo. Kut-kut mo sila. Kut-kut mo. Hirap yan, guys. Sunod mo sa ila. Pinakailalong, good? Abantero. Ay, delikado na. Kapag hindi ka, mag-bar down tong yuta, patay mo. Patay mo. Ito, muntik na siyang mano. Ay! Matrap. Muti ka ng matrap? Oo. Matabunan. Ay, grabe. Matabunan sa mining ka. Nag-mining sila. Ang mining nila kasi pinaka-delikado. Guys, napaka-delikado po ng ano, ng ganong gawain po. Ano. Nakakapanood po ako niyan. Mga documentaries tungkol nga dyan po sa Mindanao. At meron din yata dito sa bandang Bicol po. Ano, yung gumagawa lang sila ng butas. Tapos, siyempre, may tubig din po yun. At ginagamitan ng hose na napaka-delikado po sa lungs yun. Yun po yung pinagagalingan ng kanilang hinihinga, ano, yung compressor. Tapos, diretso, hose. Hindi po, ano yun, hindi po yung maganda. Napaka-delikado po yun, ano, guys. Oo, oh, yung delikadong trabaho. Kabot mo, magkabot. Sa sulod sa... Paano sa amin, kabot. Paano ka na-trap dito sa ilawon? Paano na-trap? Oo. Ano lang to? Pag Tagalogin dito, Bisaya. Bisaya lang. Bisaya lang. Bisaya sa... Tagalog naman, grabe ka Kalingap Tata. Nawinunggan nga ni Koto, Dre. Oo. Uy! Tapos, padayon yapon ko kay abi na ako, normal lang. Ano daw? Abi na normal lang daw, normal. Tapos pagabot na ako sa ano, sa sulod, ang tawag sa sulod, munay peace. Oh. Kaya na kung pag ano, diha, peace na diha. Oo. Oh. Duhara mi ato na bilin sa akong, sa abantero. Sa ilawom. Oo, sa ilawom. Abantero siya, tapos ako body lang. Shout out, Kalingap Tata. Magaling naman po silang mag-Tagalog. Bakit Bisaya pa yung pinili mo na gamitin nila? Ano ka ba? Tapos? Tapos ano, may
buti si ano, si Kuya GR. Shoutout pala kay Kuya GR na ano. Siya yung tumawag sa ano, sa... Si Crab. Ibang GR. Sa host. Kung saan na si GR? Sa host kasi si pag yung host nasa labas. Pag, yung hinahan. Oh, marinig yung ano, madunggan yung... Ah, okay. Naintindihan ko po yan, guys. No? At napapanood ko rin po yan sa mga documentaries mo. No? Meron silang ano, nililayout na host. Yun ang ginagamit nilang communication system. Kumbaga, magsasalita ka sa host na ganun. Maririnig sa kabilang dulo. Okay yan, ha? Parang telepono. Anas yung ano, sabi niya, ano, maano daw kung muna sa baba kasi number down yun. Buti nga yung, ano, ano, gusto kong dagan kay, ano, kay kuto naman. Oo, bilis ang takbo. Oo. Muto, pag-abot na ako, iguran niya na, nakagir ako. Tapos, pag-abot na ako sa babaw, kini, nitulo ng luha, kaya ba niya nga. Pinag number down na naka? Number down na naka. Nagtulo ang luha sino? Siya, ang sinasabi niya, Rab. Akala ko pa natabo na. Akala niya, patay na ito. Kaya na, umiiyak. Grabe. Ano na. Kasi sabi nung... Natabunan na ng lupa. Bakit may nag-report na natabunan? Opo, sabi nung sa ano, yun sa... Ano, pinatrapan niya pa, sabi niya, ano, yung kambal mo natabunan ng tunnel, kaya bilis ako pumunta sa ano, tunnel. Kaya doon ako. Talaga na ano na siya. Opo, umiyak na ako doon. Kala ko na siya, natabunan na siya. Opo. Grabe guys, pala yung mga karanasan itong kambal na ito. So, hopefully, talagang maging successful po sila sa kanilang future, no? At lalong-lalo na dito, at nandito na po sila sa Kalingap. At sana ay... maraming makakita ng sponsors sa kanila po, ano, para matulungan. Dahil talagang seryoso po sila sa kanilang pag-aaral. So guys, sana marami ang makatulong sa kanila. Yung bar down, pero marami naman kasi yung nag-report na yun. Pag naipit, oh, pinasubrohan niya. Wala ba kung nauna nga ka ng di man na siya sigurado na natin yung trabaho nga. Hindi kasi may nagsabi na rin sa kanya, kaya ganito niya. Kabalo niya nga delikado, pero napugos lang niya kay Kalisod. Makasupport lang niya sila mama. Kaya si Papa po dilipon makabalo trabaho kay masakitun po. Wala na yung ginuna nga delikado ni. Pwede tayo mamatay ani nga trabaho. Ginuna nga delikado, pero kumbaga, ano, no choice na kan. No choice kay Elikal. So yun guys, ang sinasabi po siguro nila ay sobrang delikado, wala na bang pagpapilian na ibang trabaho. Sabi nga naman po niya ay no choice. So ibig sabihin talagang hindi ganun karami ang pwedeng pagpipilian ng pagkakakitaan sa lugar nila. Kaya sana nga ay dyan na sila sa dait makalipat pa, no? Kasama yung familia nila, yung nanay niya, tsaka mga ibang kapatid. May kwarta, no? Tapos si Papa, di na siya makapagtrabaho na sumayos kasi may sakit mo. May sakit ngayon si Papa mo? Opo. Ilan taon na yun? 40. Stepfather mo na yun, di ba? 45. Bata pa, pero bata sa tingin ko na nakabugbog din sa trabaho, ano? Kaya nagkasakit. So yun guys, no? Grabe, 47. At nakaratay na. Talagang totoo yung sinabi ni Kalinga Prab na bugbog sa trabaho. Para ang katawan po kasi natin guys, parang isang ano rin yan eh, parang isang gamit na kapag na-overused ay talagang madali pong masira. Kasi parang wear and tear din ng ating mga ano, organs, pati buong katawan na natin. Parang ano, parang mayroong kung pag madalas mong gamitin ang isang bagay, mas madali siyang masira. So yun guys, lalo pag walang maintenance. Grabe, kaya ingat po tayo. Murag makahilak mo po ko sa agihan ninyo, no? Murag ako inihilak sa inyong agihan nga, Kalisod ba? Pero ta, nakakabilib sila ta kasi ano, oo. Mas pinili nila yung mag-aral talaga. Mas mag-aral. Yun. Pus, bibira kasi sa mga batang ganito na hirap sa buhay, tapos walang-wala. Ang iba nito sabi, magtrabaho na lang ako sa Manila kasi wala kaming pampaaral. Saka sila, may tsura pati. Ang nakabilib sila ko, Bobby. Kahit alam nila na delikado, ikamamatay nila, pero pinasok pa rin nila yung saka ano, yun nga, di nila iniwan yung pag-aaral. Alam nila yung kahalagahan. Yun, tama po. Kagaya ngayon, iniwan nila yung, kumbaga, nagsakripisyo sila na mahiwalay sa pamilya para makapag-aaral dito. Pag-aaral, o. Kasi, yung kung ba yun, ano, matrabaho nila. Matrabaho na lang. Kasi wala man kami pag-aaral. Kumbaga yung iba, may inip na sila alam nila yung ano, importansya nung ano eh, nung pag-aaral na... Pag nakapag-aral ka, maraming may oportunidad. Good din.
Actually kasi yan ay pinagtatalunan kung alin nga po ba ang tama na pamamaraan para maging successful ang isang tao po, ano, diskarte o yung nakatapos ka sa pag-aaral. Ako, kung ako yung ano doon, both. Kailangan pareho. Kasi marami rin po tayong mga kababayan po, ano, nag-graduate nga ng, sa kolehiyo. Pero ang trabaho po nila ay hindi, ano, hindi masasabing kumikita ng maayos. At marami din pong ano, hindi nakatapos guys na naging successful sa buhay dahil sa kanilang diskarte. Pero wala pong ibang pinakamaganda dyan. Yung madiskarte ka na at nakatapos ka pa. Napakaraming options. Maraming pagpipilian kung paano ka. At mas maraming ano, pintuan ang magbubukas para sa iyo. So yun, para sa akin lang po. Nag-ano sa'yo, turo sa inyo na sobrang importante ng pag-aaral. Si mama po. Mama nyo? Opo. Mabuti ba hindi mo naisip na, ma, magtrabaho na lang kami kasi para makatulong sa inyo? Hindi mo ba naisip na ganun? Ah, hindi po. Ang naisip ko lang po, magtrabaho ako pero pag weekend, mag-ano ko. Yung, galing talaga. Iba din talaga. Working student. Iba. Working student po. Galing. Talagang ano sila guys, yung focus nila, hindi nawawala. Talagang gusto nilang makatapos. At tama po, tama yung kanilang ginagawa. Sana ay mapanood sila ng mga ibang kabataan po na madaling sumuko sa buhay. Karamihan po kasi gusto mabilisan eh, ang pag-asenso. Pero itong dalawa, parang okay lang sa kanila kahit dahan-dahan. Basta stay focused lang sila sa kanilang gustong marating. Saludo ako sa inyo. Kumusta pa rin yung ano, yung sa natirang sahod nyo dun? Yung binigay mo sa akin, pinadala ko sa... Pinadala nyo na? O yung card nyo? Tapos nabayad na po. Yung card nyo? Opo. Paano? Okay. Papunta, andito na? Hindi po kasi ano yung, ano pa yung... Form ano ko? Form 137? Opo, nasa ano pa sa kabila kong pinag-aralan doon. Kukunin pa nila. Kukunin. Tapos yung, okay. Anong sabi ng amo yung dati? Di wala, siyang ano, reply wala. Sa chat ni tatay po. Bakit pa, ano ba yun? Crush kata nun eh. Malamang. Crush kata. Gusto ay adun ka lang? Oo. Baka gusto ay adun ka lang? Kasi nung ano yung nalaman niya na dito ako mag-aaral, sabi niya, dito ko lang mag-aaral, ako nang para sa... Ah! Ay! Mukhang ano ah! Pinipigilan, oh, guys! Yung isip ko, gumano, no? Oh, pwede ka lang! Gawin mo ng reaction video. Hindi malayo mangyari yun, guys, kasi isa yan sa mga pogi problems na sinasabi ko po, ano? Na talagang maraming magkakagusto, kaya sa mga pogi po, ingat-ingat kayo, huwag kayong padadala ka agad. Naman ko to! Ay, Murag! Ay, ano to si mo, ha? Di, pumitik yung ano ko kagad. Uy, ba't ikaw magpapaaral dito? Oh, tanayin mo ni Basaya. Murag na gusto sa mo to, ha? Oo nga, ba't siya magpapaaral sa'yo? Oo. Tapos, pinigilan niya po. Ako. Sabi niya, dito ka lang kasi. Doon sa... Totoo ano, yun. Malayo po sa pamilyano. Na. Kasi kung ano mangyari sa pamilyano, di ka agad makauwi. Yan ang sinabi niya sa akin. Ano lang to niya sa'yo? Oo, pang ano lang ano lang ka, di ka mag-add to palusot, palusot. Palusot lang niya sa'yo. Actually, maganda naman po yung advice ng amo niya na ano, na malayo sa pamilya. Pero yung pipigilan mo, na I mean, yung siya na mismo magpapaaral, ay meron ng ibang ano yan. Meron ng ibig sabihin na iba at yung pera nga niya ay hinuon. Kumbaga, nilagay yata sa bangko po ano. And parang time deposit siguro ang tawag doon. Kaya hindi ka agad-agad pwedeng ilabas, may contract. So yun, sigurado may gusto nga sa kanya yung ano. Amo niya. Well, babae nga ba yung amo niya o lalaki? Ma, pero, natoy gusto siya mo. Ano mo na, pag naigusto ang babae. Ah, no, babae. Okay. Pero, di nyo pa naman priority yung ano, no? Di pa sila nagkaka-girlfriend? Ha? Oo. Di nga. Di pa. Ganyan nila ka, ganyan kahalaga sa kanila ang... Ibig sabihin, bay, doon sa Mindanao, wala kayong liliwaligawan? Wala kayong panguyapan dito? Wala mo yung gitanda? Wala? Kung iba yan, ganyan itsura. Ay. Alam ko kanina po si tata, nung ganitong edad, dalawa na. Ay, hindi lang, baka hindi lang dalawa. Baka hindi lang dalawa. Okay, share ako akong experience, ha, nga, nag-eskwela pa ko. Pagkabalo na ako na i-gusto, pauya ba nag dahil na pero lahi sa inyo ha magkaiba sa iba sila tayo magkaiba tayo ano pag magagusto ko sa yan guys no wala pa silang experience yan po yung talagang gustong-gusto ng mga ano nako ayoko na i-discuss alam niyo na yun
Palihim lang. Palihim lang. Linaw ko yan, no? Di ko mo... Di ka nagsabi? Di ako nagsabi. Ah, patago di. Patago. Ah, okay. Nagkakagrush din. Mali, itong mga lalaki nga. Nagkakagusto. Kasi may kung wala kaling self-control, pwede kang makorner. Oo. Hindi masira pag-aaral plano nila kasi guwapo eh. Guwapo eh. Yung iba kasi ginagamit. Yan yung sinasabi ko na problema ng pagiging pogi pa, ano? Kung bibitaw ka kagad, kung mahina-hina ka sa pag-control sa iyong emosyon, sa iyong sarili, nako, iba-iba mararating mo at pwede ka rin mapariwara. Yan, hindi lang applicable yun sa mga babae, guys. Applicable din yun sa mga lalaki. Yung kapapuha nila, mga easy money, ganyan. Sila wala. Pero sila wala. Wala. Ano sila? Wala sila nun. Inosente. Inosente. Wala niyo gibuhat ng iyan, ano? Saka nakita ko rab yung pagsunod nila sa magulang nila. At yun ang nakita ko dun sa kwento nila. Saka yung pangarap nila. Pangarap nila. Oo. Ano. Kasi kung di sila, mabago yung buhay. Kasi yung bahay doon, wala pa kayo sarili ng ano, no? Yung maayos na bahay, no? Opo. Tapos kung papatayon kayo ng kalingap ng bahay, saan ang gusto nyo? Sa doon o ano, dito? Mas gusto ko po dito po para mas malapit ang pamilya. Yun! Ha? Yun, yung sinasabi ko. Lilipat mo yung pamilya mo dito? Opo. Yes. Pwede naman kung papayag sila. Oh. Bakit? Ano ba? Siyempre, papayag yun. Klaseng ano doon? Ano yung mahirap bang buhay doon? Opo. Mas okay dito? Mas nakikita mo na mas okay ang ano dito? Opo. Kasi bundok ko yun sa kanila. Kasi, eh. Kaya mas okay talaga. Na dito na lang. Oh. Kung sakaling papatayon sila ng ano, dito na lang. Oh. Kasi dito, ano na to eh. Kumbaga, develop na. Tsaka maraming oportunidad na pwede nilang makuha habang nag-aaral. Yan! Kasi sinasabi ko kanina. Pwede doon ay ano? Walang trabaho, wala bang trabaho doon? Minsan lang po na si Papa. Yun. Kung magkaroon man po ng trabaho doon, ay, nako, hindi kagaya ng makikita nilang trabaho pagka nasa diet po sila, ano, kasi yung mga establishment siguro napakalimitado pa sa kanila. Unlike sa Bicol region or sa diet, talagang moderno na po. Tapos minsan nang pag makatrabaho kasi may sakit mo rin. So pangarap mo rin talaga na mapabahayan sa Team Kalingap. Yes. Pride ka ba dun sa mga napabahayan ng Team Kalingap? Mga estudyante din? Opo. Ay. Anong gusto mong sabi? Anong mensahe nyo sa ano, Team Kalingap? Sa mga patuloy na sumusuporta sa inyo. May mga nagme-message pa ata sa inyo, no? Sa ano, yung ibang babasto. Ha? Huh? Bastos. Nabasa niyo mo? Baka bakla. Bakla. Oh, mga bayad to. Mga bayad? Yun yung sinasabi ko, guys. Bastos daw. Unsa yung ginaingon nila? Ginaistorya sa inyo? Sabi nila, no? Sendan kita 30k pero mag-send ka sa akin, nakahubad. Ay! So, guys, naintindihan nyo po ba or narinig nyo po ba ng maayos? Gamitan nyo po ng headset para marinig nyo po yung kanilang pinag-uusapan. Grabe. Meron isang ano daw, nag-message na isang bakla. Ay, sorry po sa mga sa aking word. Okay. Bibigyan siya ng 30,000 kung magbibigay siya ng picture na naka all the way. Grabe po. Pogi problems talaga. Kung bibigay ka, nasisira po yung kinabukasan mo. Mabuti na lang may control itong mga batang ito. Kahit mahirap po yung kanilang buhay, ang dinadaanan po nila ay yung tamang landas. Bili pa ka sa kanila. Guwapo ka kasi. Block nyo na agad, ano? Binablock nyo. Ayun, nag-interpina dahil yun. Block na ninyo. Okay, sige nga na. Hindi lang isang, marami po sila. Experience yan ko, tata. Oh, experience ko rin yan. Grabe, hindi lang daw isa. Marami daw sila. Eh talaga, mabenta nga. Kulang 5K. Siyempre, mga guwapo. Grabe. Iba kasi magkagusto man sa inyo. Isa baka, kinsa pa niyo. Yan ang advice din namin. Huwag kayong masilaw sa pera. Yes, correct. Kasi, huwag kayong masyadong magtiwala agad sa sponsor. Minsan ginagamit nila yan na pain. Para makuha ang loob nyo. Tapos bandang huli, yan, utos-utusan na kayo na anong gagawin nyo. Huwag kayo magpapuan sa mga sponsor. Tama. Dapat ano pa rin, kung may magusto mong sponsor, sabihin nyo, ay, sila Kuya Rab po ang kausapin nyo. Ano? Sila tatay. Yung ina-advise po ni Kalinga Prab na yan, guys, paulit-ulit na po kasing nangyayari yan sa mga beneficiary nila. Kaya hanggat maaari, ay sundin kung ano man po yung ina-advise ng Kalinga po, ano? Lalong-lalo na kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab dahil sila po talaga yung may pinakamaraming ano, beneficiary sa programang ito. Henry, di ba? Kuya Bal. Saka nasa rules din kasi na pangit yung
tatanggap tayo ng direkto, direkta sa kasi palang, sponsor. Parang wala kang respeto po. Oh, yun. Yes, tama yun. Tama. Saka dyan nagmumula yung wakwakan. Oo, oh, wakwakan. Mm-hmm. Ayaw ko yung magpawakwak, ha? Dili. Kasi nung, ayaw ko magpawakwak. Kasi nung first time, marami pong ano po sa akin. Gusto ko mag- latest si Ray na po. Kasi sabi ko sa Kuya Rab ng Paisin. Oh. Yun. Kasi tama, yung sabi sa ano po, baka si ano, sabi niya po kasi isin niya yung pera baka di po marating sa amin. O, send yun na lang po sa Gcash namin. Oo. Tapos sabi ko, titiwalan po ko. Yeah. Doon na lang send. Yun, grabe ang respeto niya. Ano, no? Bilig ko ano yung mga bata ba? Proud ka kasi taga lugar niyo. Kababayan ako ni sila eh. Proud kayo ko. Di nyo ba alam, pati si Papa, si Kuya Bal, oh, kababayan. Si Kuya Bal, kababayan niyo rin. Oo, oh, taga Davao din sila Kuya Bal eh. Papa niyo, Kuya Rab. Pure yun na si Kuya Bal. Ako half na ako. Half na siya. Bisakol na ako, Bisakol. Dito talaga siya Bisayang Bicol pa siguro yung Bisakol, guys. Pure ano gito? Bisaya gito. Pure Bisaya. Pure gito. Ayan, so thank you. Bigyan ko kayong pang-allowance, ha? Yay! Yun! Ayan, oh. O, allowance nyo, pambaon. Yay! 5,000. Thank you, Pati Aral. Deserve nyo yan. Deserve. Oo. At kung sakali man makahanap tayo ng lupa, no? O kung saan kayo pagtatayo ng bahay, pag-iipunan natin. Para yung pamilya nyo, makasama nyo na rin. Kung gusto, kayong, ano bang gusto nila? Dito kayo? O, syempre, di man yan basta-basta. No? Baka yung magulang mo, di pumayag. Di ba? Kung payag kayo na kahit doon, pagawan sila ng bahay, okay lang din naman sa amin. Pupunta tayo doon. Payag ka, pumunta tayo doon. Kayo guys, may kanya-kanyang opinion po kasi tayo dyan. Yung dalawang, itong mga kambal na to, syempre gusto nila sa diet. Siyempre, iba nga naman yung nasa diet ka compared doon sa kinikwento nila na lugar nila sa Mindanao na talagang bundok pa. Para sa akin, maganda kung sa diet na sila magkaroon ng bahay. Siyempre, sila naman po yung tinutulungan ni Kalinga Prab. So, mas meron silang say kung sa mga desisyon kung saan magpapatayo ng bahay. Para sa akin lang po yun. Punta kayo doon, sama nyo kami, ha? Malayo. What to me sa inyo, ha? Bisita kami ni Kuya Rab. Oh, malayo ba yun? Ano, three days ata. Hindi, may aeroplano tayo. Three days? Aeroplano. Madali lang. Madali. Sa nang baba? Ay, sa nang bagsak? Sa Davao. Davao. City. Tapos? Tapos magbiyahe pa ta. Davao to ang 4 hours or 5 hours. 4 hours. Magbas. Uy, layo. Aram City to Malapit. Malapit pa? Parang ano lang. Parang 4 na oras sa inyo na yun. Diretso na sa... Hindi pa. Ano po? Mga 6. Ay, hindi pa rin. Ah, 6 hours? Malayo ba yung sa malalag? Malayo sa malalag? Layo. Malayo pa. Malayo pa. Parang malap. Madula sa Mua. Dula sa Mua. Mua? Sa Mua. Manila? Parang tama. Pagdating natin ng... Ano? Diction tayo sa amin. Oo. Malapit na yun. Ay, pasyal. Sa ano? Dabaw ano nga kayo? Paliksyon tayo ng mga doon. Dabaw di oro daw sila. Dabaw di oro. Oh, malapit lang sa amin. Ah, malapit. Dabaw di oro. Eh, di sa inyo na tayo mga diretso. Diction na tayo doon. Sagot mo na yung... Oo, ako pala. Ay, grabe. Ayan, pupunta tayo doon. Pag bakasyon nyo, pag wala kayong pasok. Yes, yan. Thank you po, exciting, mga guys. Maraming salamat po sa Kalinga inyo. Kalinga po, salamat sa kape niyo. Ay, salamat kay sa kape, ha? Yan, ulam nila yan. Nakasarap po. Pinatikim sa atin yung ulam asarap, nila. Asarap ulam nila pero, talagang. Pero ting lamia agad. Dubong ampalaya. Dubong ampalaya. Yung sila, oh, mga fit. Fit ba? Oh, yes. Sanay sa gulay. Puro gulay. So, thank you po. Thank you. Salamat kayo, baya. God bless po. Bye-bye po. So, yun, guys. Nakakatuwa itong kambal na to, ano? Talagang determinado ang kanilang naka-stay focus lang sila na makatapos sa pag-aaral. At yan ay tama. At ang masasabi ko sa dalawang ito, guys, ay sana mapakinggan nila yung kanta ni Andrew E. Mahirap maging pogi, kaya kailangan kaya kailangan mas malakas at lakasan nila lalo yung kanilang control. At kung meron sila mga hindi mapagdesisyonan, humingi sila sa ano, ng opinion sa mas nakakatanda sa kanila. Andiyan naman po si Galingan Prab, andiyan si Kuya Bail, andiyan ang mga K-Boys, andiyan si Dong Henry na handler po nila. So, kailangan po yun kasi basta-basta na lang mag-decide. Mga bata pa kasi sila, although sabihin na natin na sanay na sila sa hirap ng buhay, pero may mga bagay-bagay pa rin silang hindi naiintindihan na kailangan pa rin ng advice ng mas marami ng karanasan. So yun guys, and hanggang dito na lang at ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, at nagpapasalamat muli sa inyong lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin, Munting Channel.
So yan guys, at magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na upload. God bless po sa lahat and bye-bye po muna pansamantala. Bye.